pinakasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin, Greco. Ano? Hindi kita kalala. Sisingili ko si Greco. Paiibigin ko siya. Pagkatapos, tatapon ko siya na parang basura. Ang pagkukulang ko sa lola mo, hindi mo kailangan punan. Huwag mo pasanin ang krus ko. Huwag na. Siya ang kontak ng mga taga-Empire. Meron daw silang kukunin na isang microchip kay Roger. Ano ba ang laman ng microchip? Isang formula ng biological weapon na kapag hinalo ninyo sa tubig, ay maaari ninyong ikamatay. Hinding-hindi pwedeng mapapunta yun sa Empire. Naiintindihan ninyo? Heron, Troy, kayo ang pupunta sa sumi. Alam na ng taga-advocate na boy si Greco. Paano pag nalaman nilang nandito sa atin si Greco? We'll have to let go of Acero. After all the billions we spent on him, we're just gonna let him go? We're not going to lose him. We're going to use him. Siya si Ibsen Apisamis. Siya ang daddy ni Greco? Yes! He's a math and physics professor. Nagtuturo siya sa St. John's University. That's all. Thank you. Ano ba yung nangyari po? Nay, pwede po tayong usap? Tukol saan? Nay, alam ko po, mas mamaloob niyo sa akin. Pero sana po, huwag niyo pong sama ang mga bata sa galit niyo sa akin. Wala po silang kasalanan. Kasalanan ng ina. Mga anak ang magdurusa. Kung naging mabait ka sanang ina, hindi magdurusa ang mga anak mo. Ano pong parusa ang kailangan ipadama mo sa akin? Ano kong klaseng ina? Sarili mong anak, sinasaktan mo. Ibabalik ko sa iyo ang tanong mo. Paano mo natiis? Nasaktan mo ang sarili mong ina. Ha? Mahirap ang pinagdaanan ko sa buhay. Mabigat, Delia. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko pararana sa iyo ang paghihirap. Gagawa ako ng paraan para umunlad ang buhay mo. Kaya ginawa ko ang araw na gabi para makapag-aral ka. Lahat ng alam ko kung paano mabuhay ay sinubukan ko. Nagpaalila ako. Nagpaalila ko, parang madamitan kita. Namamalimos ako, parang hindi ka magutom. Halos bininta ko ang sarili ko, parang mayroon tayong matutulugan.
kahit binaboy nila ako, tiniis ko. Tiniis ko alang-alang sa iyo. Ngayon, ano ang sinukli mo sa mga paghihirap ko sa iyo? Nagpabuntis ka! Sabihin mo sa akin, masama akong ina. Sabihin mo sa akin, masama ba akong ina? To you again, because I won't, and I will never be. Sige, magtrabaho ko na. Pero naligaw, kumain ka na. Sarap na itong barbecue. My God, I'm so happy for you. Nakapagbakasyon ka pa, hayop ka. Baka nakakalimutan mo, may mission tayo dito. Paalala ko sa'yo, inaabangan natin si Mr. Singh. May sasalubong sa kanyang dalawang naka-Hawaiian polo shirt. Bago dumating yung dalawang yun, kailangan ma-intercept na natin yung microchip. Ano pa naman yun? Sus! Nga. Ano naman tumingin? Alisto ka, Vladimir. Siguradong darating nga si Rojan Singh. Copy that. Excited. Mr. Singh,
Yes? We are your contacts from Empire. Did you bring the item? Yes. It's here. Thank you. Okay. Ayos ba? Yun na yun. Ganun lang kasimple yun, Tol. Dali na. Sabi na yan. Nakukuha ko lang naman eh. Akin na sabi yan eh. Yan na oh. Brad, salamat ah. Bakit mo kami tinulungan? Reco? Reco, ikaw ba yan? Tol! Si Tol! Ano nangyari sa'yo? Alam bang guilty ako sa nangyari sa atin? Drama pa ako, tapos buhay ka lang pala. Paano nangyari yun, Agent Phoenix? Paano ka nabuhay? Ano? Kumusta ang palabas? Blockbuster. Kinagat nila. Ang galing mo! Tara! Hindi ako namatay. Pinalabas ko lang yun dahil ayoko na ng gulo. Nadadamay na ang mga taong mahal ko sa buhay. Ayoko nang bumalik bilang isang agent. Heron, kailangan i-report natin to kay Lady Q. Alam ko, pero teka muna. Ayaw muna kausapin ko. Greco! Ano mo lang ang tutuloy? Greco! Nasaan sila? Nandiyan na sa CR. Ah, sige. Dito ka? Ba't hawak mo ang telepono ko? Nilagay ko na po dito yung reports na hinihingi niyo dun sa computer. Sige po. Naawa ako sa'yo, Emily. That's the reason why kahit niloko mo kami, tinanggap pa rin kita dito sa trabaho mo. Pero pwede ba? Tigilan mo na kung anumang ilusyon meron ka sa anak ko. Lalo't lalo na, hindi ka naman niya kaano-ano. Matalino ang Ibsen na ito. Hindi siya basta-basta maloloko. Kaya hindi ako naniniwala na hindi niya alam na wax lang ang inilibing nila. Lady Q, may bago tayong intel. Lady Q, napansin ko lang ah, bakit parang feeling ko kilalang kilala mo ang daddy ni Greco? Sufficient ang report sa background ng Ibsen na ito. Anyone can conclude na matalino nga siya. Wow! Mukhang happy family sila. Oo nga, o bagay na bagay mag-asawa. Pwede ba? Be professional. Alam ko po galit kayo sa akin. At hindi niyo ako mapapatawad. Kaya lang, hindi po ako nagsisinungaling. Lahat ng sinabi ko tungkol sa amin ni Greco, totoo lahat yun. At hindi rin sinungaling ang anak ko. Between you and him, mas papaniwalaan ko ang anak ko. Kaya inuulit ko sa'yo, kung anuman ang ilusyon mo sa anak ko, tigilan mo na kung ayaw mong pati trabaho mo mawala sa'yo.
Alex! Yes, Lady Q. Mag-set up ka ng surveillance para sa pamilya ni Greco. Do whatever is necessary. Gusto kong malaman kung talagang buhay o patay nga si Greco. Yes, Lady Q. Buhay siya, Lady Q. No. Ano? Buhay si Agent Phoenix. Acero, we were just talking about you. May report na sa akin ni Vladimir na successful ang mission mo. Nakita na ako ng mga taga-advocate at nabigay ko na rin sa kanilang microchip. Hindi importante sa akin ang microchip. Ang importante ikaw at ang muli mong pagkabuhay pinag-uusapan ng mga taga-advocate ngayon. Come with me. Come on. Tingnan mo yun. Ako na ang gumawa ng plano at nasaktan. Si Acero pa rin ang bida. Nagtataka ka ba? Ano nangyari yun? Si Agent Phoenix ang tumulong sa amin ni Agent Rockstar para makuha itong chip. Kaya tama ang kutob nating lahat. Buhay si Agent Phoenix. Nasaan na siya ngayon? Bakit hindi mo siya dito sinama? Ang tanong, bakit pininiwala niya tayong lahat na patayin na siya? Maaring natroma lang siya sa nangyari sa kapatid niya. Kaya pinalabas niya sa ating lahat na patay na siya. Dahil gusto niya nang bumitiw sa grupo. That makes sense. So ngayon, hindi na natin kailangan pa-surveillance yung pamilya niya. Dahil kumpirmadong buhay si Agent Phoenix. Nakita niyo lang yung excited. Grabe, maklaso pa rin sa idol. Sigurado ka siya yun? Oo, oh, kitang-kita namin. Pakilala ko ang Agent Zero na ito. Dati, nung hindi ka pa cyborg, nung agent ka pa lang sa Advocate, he used to be your partner. Matalik mo siyang kaibigan. Matalik na magkaibigan. Ano ibig sabihin ng matalik na magkaibigan? Best friend. Yung taong kaklose mo. Taong pinagkakatiwalaan mo. Yun ibig sabihin nun. Hindi ka dapat pumasok dito, Claire. Bawal ng outsider dito. Dito naman ako nakatira sa base. Kaya hindi ako outsider. At baka naman gusto mo lang masolo si Acero. Binibigyan ko lang siya ng briefing tungkol sa mission niya. Ah, okay. Sige, go ahead. Dito lang ako. Don't worry. Hindi ako mag-iingay. Hindi, bala na. Wala na akong sasabihin pa kay Acero. Sabi talaga yun ng nanay ni Greco. Grabe naman siya. Eh, hindi ko naman siya masasisi. Sabi niya, stalker ako. Eh, anak nga niya, deny-deny ako. Siyempre, di ba? Alam mo, may kasalanan talaga yun yung Greco na yun eh. Kaya nasira yung pangalan mo sa amo mo eh. Amo, dapat gulpihin yan eh. Alam mo, halika, tigilan niya. May gugulpihin tayo doon, ha? Uy, Greco, manok. Gusto niya? Hindi, joke lang. Halika na nga. Taray, ah, demanding. Eh, di lalo ako nasira sa pamilya ni Greco. Ano ko ba? May mga ibang paraan pa naman eh. Alam mo, yung paraan na yan, malilinis mo lang yung pangalan mo kung si Greco, aamin siya na nagkarelasyon kayo. Eh, ang tanong, aamin ba yon? Eh, good luck naman, di ba? Baka itchuserong frag no lalaki na yon. Palaka. Kokak. Yes! Kokak. Kokak. Hindi kayo matalik na magkaibigan ni Dice eh. Di talaga. Sungit-sungit na sa akin eh. Kung alam ko lang, nagsiselos lang yun kasi love ka niya. No? Ano yung sabihin ng love? Pati
ba naman yun? Tinanggal nila sa'yo? Oh my God. Ang ginawa nila sa'yo. Pinasal ko ito si Greco. Alam mo naman, we have a lot of catching up to do. Diba, Greco? Oh, Greco, ang kiss ko. Kiss? Ito naman, si Sir Greco, oo. Kiss lang, hindi niyo na alam. Sige na, kiss niyo na yung mama niyo. Naglalambing lang naman yun. Pati ba naman ang pag-kiss kay mami, nakalimutan mo na? Never mind, Peachy. Kung ayaw ako i-kiss ng kuya mo, hindi ako na lang mag-kiss sa kanya. I swear, ang weird talaga ni Kuya. Pasensya mo na, pagod lang yan. Kasi pumasok na. Sunod na ako. Bakit, Zeus? Kiss sa mami mo. Kising ka pa pala. Matulog ka na. At alam kong pagod na pagod ka. Halika, babantayan kita hanggat makatulog ka, ha? Hindi ko inaantok. Anak, ayaw mo bang bantayan kita hanggat makatulog ka? Hindi ba dati-rati, naglalambing ka pa sa akin, ha? Magpasama hanggang makatulog ka. Hindi kita kailangan. Lumabas ka na. Si Roy sa robot. Hindi niya kailangan ng human emotions katulad ng love. But Dad, tao naman rin siya dati eh. And sigurado akong na-inlove na siya. I'm sure marami na rin na-inlove sa kanya. Why take away something na nasa kanya na? Because he was made to be a killing machine. Hindi nababagay ang love sa isang killing machine. Welcome to Abisamis Family Picnic. Of course, the man in charge of the grill, my dad. The coolest dad in the world. Ano'y niluluto mo, Dad? Hot dog, barbecue. Nice. Sarap. And of course, ang aking nerd na sister. Hello! Hey, Kuya! Ano ba? You're so cute! Kuya! Huwag ka mabibig ko na say hi to the camera. No, I don't mind. Video. Ay, naku. Mami, oh, si Kuya! Magreko, tigilan mo na kaya kung muna kasi yung kapatid mo, ha? Ay, naku, mami ko. Wala nang ibang ginawa kundi sawayin ako. Mami, kaya mo? Can you relax? Pero kahit ganyan yan, love na love ako niyan. Siyempre naman. Celine, ano na naman yan? Umiiyak ka na naman. Dahil hindi na si Gregong bumalik sa atin, hindi ko na siya kilala. Hindi siya ang anak natin, Lucene. Si Robobuit, ha? Robobuit, do you copy? Good. Hanapin mo na yung cyborg ng Empire and destroy him. Ah! Ah! Pa-
pag nakita ko yung mokok na yan, pag ganang-ganan pa siya, pag ganyan-ganyan, ay, aabutan yan sa akin, susugurin ko siya. Alam kasi ni Lady kung gano'ng kausay si Agent Felix Zeus. Kaya hindi nila hayaan mawala sa advocate yung anak mo. Oras na makapasok ang advocate ni Agent Felix. Hindi na simula na pulutusa ng organization. Once a spy, always a spy. Hindi ako payag na mag-infiltrate siya sa advocate. Hindi siya magtatagumpay sa pinaplano. So anong gagawin mo para hindi makapasok si Acero sa Arbet? Hindi ako manghihinayang na mawala si Acero sa Arbet. Papakabak lang. Hey, Greco, robot ka rin! Acero.